With savings, a person can walk tall. Yan. So sabi, the state of your savings does have a lot to do with how tall you walk. Your savings affect the way you stand, the way you walk, the tone of your voice, your physical well-being, and your self-confidence. Ayan. So nakakaganda pala, no, pag meron kang savings. And nakakatanda naman kapag meron kang utang. Tama ba? A person without savings, eto na, is always running. He or she must. He must take the first job offered or nearly so. He sits nervously on life's chairs because any small emergency throws him into the hands of others. Grabe, no? Yung pag may utang ka kasi, di ba? Dami mong iniiwasan na. Tama ba? Tapos takot na takot ka mawala ng trabaho. Kasi negative nga eh. Di ba? So, yan talaga, no? Opposite po yung effect. Pag may ipon versus sa walang ipon. A person with savings can afford to resign from his job if his principles so dictate. And for this reason, he will never need to do so. A person who can afford to quit is much more useful to his company and therefore more readily promoted. He can afford to give his company the benefit of his most and candid judgments. So kapag may savings ka, nakakapag-focus ka sa trabaho mo at mas lalo ka na po-promote, no? Meron akong tao dati nung manager ako, sa IT siya. So, kaya pala lagi siyang wala, late. Nung tinanong ko siya ng one-on-one, may utang pala siya. So, wala na rin siyang pamasahe pagpunta ng office. So, yun po yung nagagawa pag wala talaga tayong savings. At ang worst case, nagkautang pa tayo. So, opposite po, no? So, syempre, pagka lagi kang late, absent, mas marami kang deduction, pwede ka pang matanggal sa trabaho. No? So, nagkakaroon siya ng effect, no, sa ating activities.